Nais nyo bang madagdaga ng inyong kaalaman? Handa na ba kayo sa bagong talakayan? Kung ang sagot nyo ay handa na, samahan nyo ako dito lamang sa Super K Teleskwela. Super K Teens, muli ako si Sir Leo, guro sa Araling Panlipunan 7. Ngayong araw, tatalakayin natin ang pamantayan sa pagkatuto. Ito ay ang masusuri ang mga yamang likas at implikasyon ng kapaligiran pisikal sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon. Samahan niyo akong talakayin ang mga suliraning pangkapaligiran sa Asya. Inaasahan kong hawak niyo ang inyong module at sagutang papel. Para sa panimulang gawain, narito ang crossword puzzle. Makikita niyo kaya ang mga salitang may kinalaman sa ating paksa ngayong araw? Meron kayong isang minuto para isulat ang mga konsepto na inyong nakita sa sagutang papel. Nakita niyo ba ang mga salita at konsepto? Magaling, mga Super K-Teens! Ngayon, nais ko namang pakinggan at awitin natin ang kantang Masdan Mo ang Kapaligiran ng Bandang Asin. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumina ng hangin, pati na ang mga hilog natin. Hindi na masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Maaari ba yung sabihin kung tungkol saan ang kanta? Magaling, mga Super K-Teens! Maaari din ba ninyong ilarawan ang likas na yaman na nabanggit sa awitin? Mahusay! Sino kaya ang tinutukoy sa awitin na may kagagawan sa pagkasira ng ating likas na yaman? Tama kayo, mga Super K-Teens. Iba't ibang suliraning pangkapaligiran ang nararanasan sa Asya. May idea ba kayo sa mga suliraning pangkapaligiran sa Asya? Ngayon, tignan natin kung tama nga ba ang mga kasagutan ninyo. Ang mga suliraning pangkapaligiran sa Asya ay ang mga sumusunod. Una, pagkasira ng lupa. Ikalawa, urbanisasyon. Ikatlo, pollution. Ikaapat, problema sa solid waste. Ikalima, pagkasira ng kagubatan. At ikaanim, pagkawala ng biodiversity. Ngayon, isa-isahin natin ang mga suliraning pangkapaligiran sa Asya. Ang una ay ang pagkasira ng lupa. Tunay na malaki at mahalaga ang papel na ginagampanan ng lupa upang patuloy na mabuhay ang mga tao. Sa kapaki-pakinabang o productivity nito, nakaasa ang mga produktong agrikultural na tumutusto sa kabuhayan ng mga mamamayan. Gayunpaman, ang pag-abuso sa lupa ay nagbubunsod ng malalang mga suliranin. Ang salinization, alkalinization, desertification, at overgrazing ay ilan sa mga nagbunsod sa pagkasira ng lupa sa Asya. Ngunit, ano ang mga ito? Ano nga ba ang salinization?
Nangyayari ang salinization sa tuwing lumilitaw ang asin sa ibabaw ng lupa o kaya naman inaanod ng tubig papunta sa lupa. Ito ay nangyayari kapag mali ang isinagawang proseso ng irigasyon. Sa paligid ng mga estuary, ang asin sa lupa ay nagpapabawas ng kakayahan ng lupa kung kaya't ang halaman ay walang nakukuhang nutrisyon mula rito. Ito ay nararanasan sa bansang Bangladesh. Ang alkalinization naman ay pagkakaroon ng lupa ng mababa na pH na nagre-resulta sa pagiging acidic nito. Sa pamamagitan ng alkalinisasyon, pinapataas nito ang pH na naturang lupa hanggang sa maging alkaline soil ito o lupa na may pH na higit pa sa 7. Ang pag-alat ng lupa na karaniwang ginagamit sa pagtatanim ay bunga ng prosesong alkalinisasyon. Ang nasabing pangyayari ay nagiging pangunahing suliranin dahil sa paghalo nito sa tubig na dumadali sa maraming mga ilog at nahahalo sa tubig sa mga balon na nakapaligid nito na hindi na napapakinabangan dahil sa prosesong ito. May papaliwanag natin ang desertification. Sa uri ng pagkasira ng ating lupa kung saan ang isang matabang lupa ay tuluyan ng natutuyo at nawawala ng sustansya dahilan upang ito ay hindi na mapakinabangan. Sa ilang bahagi ng China na nakapagtala ng halos 358,800 kilometrong kwadrado ng desertified na lupain, maging sa ilang bahagi ng Asia, tulad ng kanlurang Asia ay nakakaranas din ng tuyong lupain gaya ng Jordan, Iraq, Lebanon, Syria at Yemen sa kanlurang Asia at ang India at Pakistan sa Timog Asia. Ang overgrazing naman ay nagaganap tuwing ang kapasidad ng damuhan ay hindi sapat sa laki ng kawan ng hayop. Ito ay nasisira sa halamang vegetation ng isang lugar. Ang hilagang Iraq, Saudi Arabia at Oman ay ilan lamang sa mga bansang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Ngayon, alamin natin ang pangalawang suliraning pangkapaligiran sa Asia. Nakakalungkot isipin na nangyayari ito sa ating kontinente. Tumungo naman tayo sa urbanisasyon. Pagmasdan nyo ang mga larawan. Ano ang isinasaad ng larawan ukol sa urbanisasyon? Tama kayo sa inyong nakita, Super K-Teens. Ang urbanisasyon ay isang demografikong fenomeno at proseso ng pagiging urbanong lugar ng isang suburban o rural na bayan. Dulot ng paglipat ng mga tao, paglaki ng pamumuhunan, o pagdami ng infrastruktura rito. Dahil sa mabilis na urbanisasyon sa Asia, labis nang naapektuhan ang kapaligiran nito. Ang kalusugan ng mga mamamayan sa mga lungsod ay direktang naapektuhan ng urbanisasyon, gaya ng pagtatapon ng mga industriya ng kanilang wastewater o tubig sa lupa. Ang mga kalapit bayan ng lungsod ay naapektuhan din ng urbanisasyon sapagkat dito kinukuha ang ilang mga pangangailangan ng lungsod na nagiging sanhi sa pagkasaid ng likas na yaman nito. Ngayon, dumako naman tayo sa isa pang suliranin. Ang polusyon sa hangin at tubig ay isang malaking dagok na nararanasan ng mga bansa sa buong mundo, hindi lamang sa Asia. Isa sa pinakamalaking problema ng polusyon sa kapaligiran ay ang polusyon sa hangin. Ito ay dahil sa malawakang paggamit ng petrolyo na nagre-resulta ng sulfur dioxide. Alamin natin ang mga lugar na nagkakaroon ng mataas na level na suspended particulate matter, sulfur dioxide, carbon dioxide, at lead sa hangin. Ito ang mga bansang Beijing sa China, Tokyo sa Japan, Seoul sa South Korea, Taipei sa Taiwan, Jakarta sa Indonesia, at Bangkok sa bansang Thailand. Ang mga naturang lugar ay nakakapagtala ng mataas na level ng suspended particulate matter, sulfur dioxide, carbon dioxide, at lead sa hangin na hindi maganda sa kalusugan ng mga tao. Masama ang dulot ng polusyon sa tubig-dagat, sa kalusugan ng mga tao at mga buhay-dagat. Ang ilan sa mga dahilan ng polusyon sa tubig ay mga
basura, maruming tubig galing sa mga industriya, aksidenteng pagkatapon ng langis o oil spill mula sa malalaking oil tanker, ang latak o residue ng mga pesticides. Ang susunod na suliranin ang pinakakaraniwan. Ito ang suliranin sa solid waste. Ang pagtatapon ng solid waste o basura ay isang malaking suliranin, hindi lamang ng Asya kundi buong daigdig. Maraming bansa sa Asya ay walang karampatang pasilidad upang itapon sa maayos na pamamaraan ang basurang galing sa mga kabahayan, maging ang mga basurang industriyal o yung mula sa mga ospital, pabrika at industriya. At hindi tamang pagtatapon ng basura ay nagdudulot ng problemang pangkalusugan sa mga tao at problemang ekolohikal naman sa kalikasan. Ang susunod na suliranin ay ang pagkasira ng kagubatan. Ang deforestation o tahasang pagkawasak ng kagubatan ay isang napakakritikal na problemang pangkapaligiran. Masama ang dulot nito sa natural ecosystem sapagkat likas na yaman ng kagubatan ay nababawasan. May mga masamang bunga ang pagkasira ng kagubatan, gaya ng pagbaha, erosyon ng lupa, pagguho ng lupa, siltasyon, at sedimentation. Pangunahing sanhi ng problemang ito ang komersyal na pagtutroso, pagkakaingin, pagputol ng puno upang gawing mga panggatong, at pagkasunog ng kagubatan. Ang isa pang suliranin ay ang pagkawala ng biodiversity. Ano nga ba ito, mga Super K-teens? Tama kayo! Ang biodiversity ay ang kabuuan ng lahat ng nabubuhay sa ating planeta o isang lugar. Kasama dito ang mga halaman at hayop na direkta at hindi direktang nakikinabang sa isa't isa. Bunsod na patuloy na pagtaas ng populasyon, walang habas na pagkuha at paggamit ng mga likas na yaman, pag-aabuso sa lupa, pagkakalbo o pagkasira ng kagubatan, pulusyon sa kapaligiran, at introduksyon sa mga species na hindi likas sa isang partikular na rehiyon. Nakakalungkot isipin na ang mga magagandang kontinente gaya ng Asya ay nakakaranas ng mga nasabing suliranin. Bilang kabataan at bilang Asyano, mga Super K-teens, ano ang maaari mong gawin para masolusyonan ang mga nasabing problema? Napakahusay! Para sa huling gawain, nais kong sabihin niyo kung ano ang suliraning pangkapaligiran sa Asya ang tinutukoy ng larawan. Handa na ba kayo sa gawain? Tumpak! Napakagaling! Isang masaya at Asia-amazing araw na kaalaman na naman ang lumipas. At alam ko na mas marami kayong bagay na malalaman kung kayo ay susubaybay sa amin. Muli, ako si Sir Leo. Ipagmalaking Pilipino ka? Ipagmalaking Asyano ka? Paalam!